Sa isang nakakabahalang panayam, ibinahagi ni Ka-Eric ang mga hindi kanais-nais na gawain ni Senadora Risa Hontiveros. Binanggit niya ito nang dumalo siya sa isang prayer rally sa Cebu na pinangunahan ni dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng panayam, ipinakita ni Ka-Eric ang mga kabalbalan at mga isyu na konektado sa Senadora, pati na rin ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa mga korupsyon sa ilang ahensya sa pamahalaan. Napakalaking hamon sa integridad ng Senadora ang mga inilantad ni Ka-Eric sa kanyang panayam. Binigyan din niya ang kanyang di kanais-nais na partisipasyon ng Senadora sa naturang rally at ang mga alegasyon ng katiwalian at hindi tamang gawain sa kanyang mga tungkulin sa gobyerno. Sa ganitong paraan, lumilitaw ang kanyang layunin na ihayag ang katotohanan sa kabila ng mga posibleng konsekwasyon at reaksyon mula sa publiko at maging sa Senado. Sa pagpapakalat ng impormasyon sa publiko, nagiging malinaw ang pangangailangan na maging transparent at may pananagutan ang mga nasa kapangyarihan. Ang panayam ni Ka-Eric ay nagbibigay din sa importansya ng pagsisiyasat sa mga opisyal ng pamahalaan at paghahatid ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa kanilang integridad at paglilingkod sa bayan. Well, isang nga itong balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Inyo. Sa palagay nyo ba, kasi ako hindi ko pa masagot hanggang ngayon, sa tingin nyo ba tayo ba ay nabudol ng gobyernong ito? Yes! Budol! Ngayon ko napatunayan na budol nga tayo. Budol! Kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol! Nabudol kami! Budol-budol eh. Devani Severo, Cynthia Pongmon, Luz Peminda, Amansha, shoutout! Adam Pisale, BRP Channel, Dati po, nung nasa kabila pa ako, ang pangako namin, alam ni Ka-Eric yan, nung nasa kabila pa kami, buhay man ay ialay namin. Ngayon po, sabi ko nga po, uulitin ko rin yan. Hindi na po sa bahagi ng kabila. Buhay man ay ialay ko para ipagtanggol ang ating karapatan. Ang tao, ang bayan, yes! Hindi magagabing. Ang tao, ang bayan, hindi magagabing. Emiliano Alarcon, Leyente, Arlene Pon, hello, Bernita Piente, Corazon Austero, Marcelino, Lapin, Yamada Terry, Bonichiwa, Jenchen, Ricky Daga, Rosalie Bandoho. Pag nakikita ko kayo, tumataas yung moral ko. Kasi nga po, pag nasa area ko, ako, talaga pong ang mga masa doon, hindi nila mailabas yung tunay nilang nararamdaman nang gigigil sila. Sabi ko nga, yung PI na yan, nakaka-PI talaga. Nakaka-PI talaga yung PI na yan. People's Initiative, ibasura! 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 Bakit ko nabanggit yung PI na yan? Ako po kasi sa area ng Bulacan, sa isang pabahay, ako po ay HUWA President. Bilang HUWA President, ibinagsak po sa akin yung papel na pagkakapal-kapal. Papirmahan ko daw sa mga tao yung PI na yan na nakaka-PI. Yes. Pero po, mga kapatid ko, yung papel po na yan, bilang ako po ay HUWA President doon, tinanggap ko. Pero po, kung ano yung tinanggap ko, binalik ko rin po sa kanila ng buong-buo na walang pirma.
People's Initiative Ibasura. People's Initiative Ibasura. People's Initiative Ibasura. People's Initiative Ibasura. Kaya nga ako nagsurrender kasi tama na yung panluloko. Kaya sabi ko, naloko na nga kami ngayon. Hanggang ngayon ba, niluloko pa rin kami. Kurakot na ang bayan, huwag mahintulutan. 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 Ang nakakalungkot pa po, lahat ng hindi pumirma doon sa papel na yon, walang nakukuhang ayuda ngayon. Pero yung mga pumirma, laging may ayuda. Nasaan ang hustisya doon? Hustisya! 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 Yung tulong na galing sa DSWD, dahil hindi ka pumirma, wala lagi ang pangalan mo. Yung tupad nagduli, wala rin ang pangalan mo kasi hindi ka pumirma. Yung mga nakapirma lang talaga ang pinapriority nila. Tama po ba yan, mga kapatid ko? Mali! Pinabayaan nila kami tayo na naglukluk sa kanila dahil mambubudol sila. Kapal na mukha! 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 Dapat po ang taong bayan ang pinaglilingkuran nila. Kasi sila, tayo, ang dahilan kung bakit nandyan sila ngayon sa posisyon. Tama po ba? Sa tao, sa bayan, ibalik ang kapangyarihan! Sa tao, sa bayan, ibalik ang kapangyarihan. 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 Ang nakakalungkot lamang po, hindi nila pinaglilingkuran ang taong bayan at ang mga masa. Ang niluluhuran nila ay ang kaban ng bayan at pinag-iisipan nila kung paano nila ito uubusin. Yon ngayon ang niluluhuran nila at dinadasalan nila. Yan ngayon ang pinapanganoon nila, yung kaban ng bayan, yon ang pinag-iisipan nila kailan nila ito uubusin. Kailan nila ito sasairin. Patatagalin pa ba natin? O papayagan pa ba natin na maubos ang kaban ng bayan? Kaban ng bayan, ating protektahan! Kaban ng Elena Palapis, mega love shout out, Joy Barbosa, Monday afternoon, Luz Pimita Amancha, hello, Cristico R. Orquinoma, Kelly Claros, Abner Arias, kung tayo'y tatahimik, papayagan natin sila sa kanilang mga ginagawa, isang araw magigising tayo, wala na po sa idna. Patatagalin pa ba natin ang ganyang mga klaseng tao? Hindi na! Papayagan pa ba natin ang kanilang mga ginagawa? Hindi na! Ang nangyayari kasi ngayon, pag ikaw ay kalaban nila, patatahimikin ka nila, gagamitin nila ang batas laban sa atin. Ang tao, ang bayan, huwag busalan! Ang tao, ang bayan! Huwag busalan ang tao, ang bayan. Huwag busalan ang tao, ang bayan. Huwag busalan. Sa hapong ito, sa totoo lamang po, ang mga iniidolo kong tao talaga. Sabi ko nga nung nakaraan, si Ka Eric, si Ma'am Lorraine, si PRRD, si Pastor Kibuloy, iyan yung ating buses. Dapat tayo rin ay nasa likod at mas malakas tayo nakasuporta. Yes! Huwag natin palagan ng mga demonyo.
Iparinig natin ang ating mga bansa. Anim na araw na po tayo, Christ, ha? Ang 6 days na po natin yan ito. Ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Shout out kay Tony 23, Desky Paderto, sa Atas Tabasil. Kaya na po tayo sa Ada, Tabasil. Pang-anim na araw na po tayo. Tama rin ang tao, mga kaibigan, sa Liwasang Bonifacio. Suportahan natin sila't ipagtanggol. At tayo dapat huwag panghinaan ng loob anuman ang gawin nila sa atin. Sabi ko nga kanina, bilang nasa harapan ninyo, buhay ko man ay ialay anuman ang pananakot nila sa akin. Kayo rin ba ay ganyan din? Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Sa totoo lamang po, nakakalungkot mang sabihin. Lagi kong nakikita itong aking mga kababayan kapwa ko katutubo. Dati yung mga katutubo, kasama ko din sila dito. Magkakasama rin kami dito. Yung mga nabudol ng komunista, ng CPP, NPNDF, nabudol. Isa kami, isa sila sa mga nabudol. Ngayon po, itong hapong ito, sabi ko nga po, yung dati kong mga kasama na naririyan ngayon, nasabing totoong nagtatanggol at ba nagmamahal sa bayan, ngayon po ay tahimik sila. Bakit? Pabor na pabor sa kanila ngayon ang pinagagawa nitong isang politiko na buhaya. Tambalos-los, wala kay pulos. Tambalos-los, wala kay pulos. Wala kay pulos. Tambalos-los, wala kay pulos. Wala kay pulos. Walay pulos! Walay pulos! Kung walay pulos, patatagalin pa ba natin ang walang pulos? Hindi na! Alam kong naintindihan niya yung walay pulos. Naintindihan niyo ba? Yeah! Walang silbi! Walang silbi! Diba? May taga-translate, no? Sabi ko nga po, sa pagharap ko na ito, sa totoo lang, hindi talaga ako, kung naririto man kami dati, hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagsasalita na katulad ng ginagawa ko ngayon. Tumatapang po ako at lumalakas ang loob po dahil po sa inyo. Ang tao, ang bayan, hindi natatahimik. 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 Talaga pong nakakataas ng energy, ano? Parang hindi po kayo napapagod. Bakit po? Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Ama! Ang Diyos, ang bayan, hindi magagapi. 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 Dati po, sa amin, pinagmulan, yung ideolohiyang matagal kong niyakap na mahabang panahon, hindi po kami naniniwalang may Diyos. Pero po ngayon, lahat ng nagbaliklob sa gobyerno, kami po alam namin may Diyos na nakikinig sa lahat ng ating sigaw. Yes! Ang Diyos, ang bayan, hindi magagapi. 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 Ang nakakalungkot lang po sa gobyernong ito ngayon, pag hindi ka kaalyado, pilit kang bubusalan.
pilit bubusalan ang bibig mo. Pagkalaban ka, lahat gagawin nila. Paano ka nila itapon sa malayo, paano ka nila gawa ng paraan para manahimik. So, ako po, na nagbalik loob sa gobyerno, kailanman hindi ako tatahimik at mananahimik. Ang tao, ang bayan, hindi na tatahimik. Are you Rubio? May galang shout out. Ang tao, ang bayan, hindi na tatahimik. Ang tao, ang bayan, hindi na tatahimik. Ang tao, ang bayan, hindi na tatahimik. Kababayan ko, mga kapatid ko, na unang-una sa mga estudyante, protektahan po natin ang mga estudyante natin. Yes! Protektahan natin ang mga nanay. Tama! Ang mga kababaihan na nililin lang itong CPP, NPA, NDF. Itong mga kabataan na nililin lang nila, nire-recruit nila para magbuwis ng buhay sa kabundukan. Mag-ingat po kayo, mga kabataan. Mahusay po itong mga ito. Sabi nga namin, may kasabihan kami na nung nasa kabila pa ko, ang kasabihan po namin, matuto kang magtago ng asin sa ilalim ng tubig. Ganyan sila kahusay. Ganyan sila kagaling magkonwari. Kaya sa hapong ito po, hindi talaga ako mananahimik hanggat buhay ako. At sa susunod pang mga panahon at araw, yung mga kasama kong nagbalik loob sa gobyerno, isasama ko dito. Libo na rin po kami. Kaya ko silang isama dito para sama-sama tayo magtanggol sa ating bansa, sa ating mga karapatan, sa batas na niyoyurakan itong mga tambaloslos na ito. Magandang hapon po at maraming salamat. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Handa na ba kayo sa buljakan? Ayan na, buljakan na naman. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat pala tayo sa mga supporter nang laban kasama ang bayan sa pangunguna ni Binibining Maharlika sa mga tubig and pagkain para po sa lahat ng mga nandirito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At speaking of Buljakan, live mula sa Amerika, makakasama natin ngayon si Binibining Maharlika! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Na kami mula dito sa Pilipinas. Hello, yes, Admar. Hello, yes, Admar. Go ahead. Hello? Hello? Yes, Maharlika, loud and clear ka na mula dito sa Maynila. Go ahead. Yes, Maharlika. Okay, magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Liwasang Bonifacio. Ako po ay nandito muli sa harap ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa SMNI, kay Pastor Kiboloy, at sa lahat ng mga Pilipinong gising na gising at nakikisama po sa laban o nag-speak up day na. Kaya naman, ako po ay talagang gising din, at kahit madaling araw na, alas dos na po ng madaling araw dito sa Amerika, ako talaga ay nag-antabay dahil nga napaka-importanting hindi tayo mawawala, okay, sa ating laban, dahil painit na
At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay patuloy tayong kapitbisig sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan, sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga, OFW, nakasama ko since 2015 nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pangaapi ng mga nakaraang gobyerno. Andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog everyday. Dahil wala po akong ibang intensyon sa laban na ito kundi makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay bakit ba kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan po magdadalawang taon na magdadalawang taon na po nung 2022 nung kauupo pa lang ni Marcos Cuting Jr. Okay, bakit po Cuting? Dahil akala po natin siya ay tigre ng norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala, isa lamang Cuting at Under Desaya na susunod-sunod sa kanyang walang iyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig nyo na, na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon ng panahon ay napakahalaga. Dahil sabi ko nga sa mga nakaraan, ang ating pong boses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugpuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Polboronic Administration. Kailangan natin magsama-sama, mga palangga, patungo okay, sa labang ito at sa pamamagitan ng ating boses o tinig para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency, hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas, kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan na sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. You know, speak up tayo, speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o kalampagin ang ahas, ang Cuting, at Tambaluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, hustisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, sa atin, sa mga vloggers, again, sa mga ginipit nila o sa mga tao nagkikritisay sa kanila. Hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin, ng hustisya, kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan niyo, mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon ni Liza Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamkam, lalo na sa usaping smuggling, pulburon, at kung ano-ano pang pagwawalang hiya sa ating bayan. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, isa sa aking isinuwalat na sa Bureau of Internal Revenue, okay? Siyempre, ang inapo ni Lisa dyan ay ang magagaling kumawat ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susugin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan, hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susugin pagbayarin na tamang mga taxes, katulad ng ginawa na panahon, ng panahon ni Pangulong Duterte,
So susugi nila, pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Kuting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka ng, let's say for example po, 5 million. Kunyari, 10 million pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 million na lang, at ang i-report sa gobyerno o sa BIR is 1 million or maybe kalahating million na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga in-inform sa atin, mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concern sa kaba ng bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin malilimutan sa yugto, okay, ng pinakatiwali, pinakawalang hiya, at pinakababoy o busabos na gobyernong ito. Mga palangga, for almost 2 years na nagsasalita ako dito, nananawagan na panahon na para mag-speak up day, magsalita na po kayo dahil ang nakasalalay dito ay kinabukasan nating lahat. Ito at nung mga nakarang araw, nung Davao, excuse me, and Cebu rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga isinyer o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay katang-isip lamang, kundi mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na pagwawalang hiya ng Marcos Kuting Administration at Ahas Tambaloslos dahil magkakasabwat yung mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito. Kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil, mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ko, sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito ngayong ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama nating boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigkis-bigkis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa atin, nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? So ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating nga bells, sabi ko nga, atong tinig natin, ito yung magbibigay ng solusyon sa mga hinaing natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga pagka, itong pulboronic administration na ito, kaya nating tibagin at pababain ito. Sabi ko nga, malapit na nating makamit. Dahil itong boses natin, itong tinig natin, ang tunay na makakapagpabago sa ating bayan. Kailangan lang natin talagang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan nating huwag sumuko. Kasi dito nakasalala yung kinabukasan natin. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos ng pera ng bayan, si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarko, lahat ng mga nakipagdikit sa kanila, nagkikisas sa kanila, okay? Para protektahan ang mga negosyo nila, para hindi magbayad ng tamang taxes, para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo, kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan uli natin ang smuggling, di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan, pagtaas ng presyo. Hindi nabibigyan ng karapatan ang mga maliliit na mga negosyante na malumago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan nating maging matapang sa pakikipaglabang ito, mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa Liwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang Liwasang Bonifacio, from the word Bonifacio, di ba? Yan.
Thank you.